Sa pagiging parte ng artista, saan ka pinaka nahirapan, Mateo? Wow, speaking in Tagalog, I think that was the most challenging part for me. I remember let's jump to Agua Bendita when I did Agua Bendita, yes. That was so difficult because I did not speak Tagalog. Sa Go Kada Go, they made me speak Bisaya English dun eh. Parang yung afam, sa character mo, afam. But sa Agua Bendita, sus, grabe. May eksena kami ni Andy, naalala ko. Nasa Dalampasigan, sa beach kami, no? Uh-huh. Ngayon kaya mo na yung mga Dalampasigan, ha? Dito, good job, sis. Nasa beach kami, sis. Tapos mamaya nasa beach kami. Tapos sobrang init. Ilaw pa, init. Ganun. Tapos yung eksena namin kami ni Andy. Tapos bulag-bulag ako dun eh. Kamusta ka na, Ronnie? Eto. Nalulungkot. Bakit naman? Ano nangyari? Paano? May kaibigan kasi ako. Umuwi na sa kanila. Parang nakakalimutan na ako eh. Ronnie, hindi naman kita nakalimutan. Paano? Simula nung napadpad ako dito, ikaw yung kasama ko. Ikaw yung naging mata ko. Tapos, bigla ka naman nawala. Bro, 3 hours. Mga 3 to 4 hours. And it take yung eksena. Nanggigil sa'yo yung production. Hindi lang production. Kahit si Andy, minumura ako. Tapos sabi ko, kami ni Andy, we're very close, but we'd fight on the set. I'd tell her, ano ba, Andy? Hindi nga talaga marunong mag-Tagalog. Diba? Sinasabi ko sa kanya, pasensya ka na. Sige na, no, kasi ganito. Ikaw, hindi. Sabi ko, wala tayong magawa. Hindi kasi syempre ang init. Tapos sa Dalampasigan nga kayo. Tapos yung line, 3 hours kayo nakatayo doon. Cut! Ulit! Ganon. Sobrang nahihiyan ako sa director, sa cameraman, sa lightman, sa audio man. Plus sa editor pa, mas nasasakit ng ulo ng editor. Mm-hmm. Puno diba? Na yung tape ano na yun dati. Hindi naman, digital na yan. Charot lang. Charot lang naman, di ba? Oo. So yun, ang pinaka naging struggle sa'yo, yung pagka-Tagalog mo. Paano mo naman inaral? Paano ka naging okay? Paano ka na natuto ng bonggam-bongga? I was very lucky. All my co-actors were very supportive. And now, na iniisip ko, sobrang nakakahiya dahil may mga eksena doon, mga monologue, ganyan. Tapos talaga hindi ko masabi. Imposible mag 1 take, 2 take, 3 takes. Mga 10 takes. Konti lang yung 10 takes. Mga 50 takes umabot mo saan eh. 50! Tapos kasama ko sila, Jan Estrada, Tita Malodi Guzman, mga ganito. Mga veteran actors and actresses. Sobrang nakakaya. But they were very supportive. And I said to myself, Mateo, I have to start speaking in Tagalog. So sabi ko sa bahay ko, bawal na mag-Bisaya, bago mag-English, bago mag-Italiano, Tagalog na lang. Problema lang, sa bahay, puro Bisaya. Kaya, so yung Tagalog namin, sobrang baluktot lahat. Parang mas mahirap pa kasi nga from Cebu, tapos nagka-Tagalog kay Bisaya. Matigas yung Tagalog namin lahat.